I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Kinben Book 4, Chapter 21. Araw na nga ng Linggo at maagang nagising si Ricky para gawin ang kanyang nakasanayang gawain. Habang tumatakbo nga siya sa tabi ng kalsada ng kanilang barangay, ay tila naging nostalgic na naman sa kanya ang ilang pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Sandali nga siyang nakaranig ng tahol ng aso at lumampas na siya sa tapat ng bahay ng isang babaeng nagngangalang Rich. Sa pagkakaalam niya ay okay na uli ito at naglalaro na muli ng basketball sa tulong ni Sir Mover Flores. Lalo pat ito ang nagbigay ng artificial leg nito. Pagkabalik niya naman sa kanilang barangay ay napatingin nga siya sa court na malapit sa kanilang bahay at nakita niya ang biglaang pagbukas ng ilaw roon. Nakakita nga siya ng ilang mga kabataan naglalaro. Ang aga nila ah, nasambit na lang ni Ricky at babalik na sana siya sa kanilang bahay. Ngunit bumangga siya sa isang lalaki na nakatayo pala sa tabi niya. Napaseryoso nga si Ricky dahil kilala niya ito. Kuya Baron? Nasambit niya at agad na ginulo ni Baron ang kanyang buhok at pagkatapos ay hinila siya nito papunta sa court. Teka kuya, uwi na ako. Bulalas niya kaso nadala na nga siya nito sa loob ng court. Pagkatapos noon ay sinigawan ni Baron ang mga bata naglalaro at hiningi ang bola. Medyo kinabahan naman ang mga naroon dahil si Baron ito. Agad nilang ibinato ang bola at pagkasambot nito ay doon na niya marahang itinulak si Ricky na sinundan niya ng mabilis sa dribbling. Ready na ang game natin mamaya. Nakahanap na ako ng mga makakalaban. Kaso, ang iniisip ko nga ay kung marunong ka pa kaya maglaro. Wika ni Baron na nakatingin kay Ricky na ang itsura ay parang papatakas. Ano naisipan mo at nagaya ka ng laro? Hindi ba sinabi mo sa akin noon na hindi ka na maglalaro uli? Tanong pa ni Baron at bigla niyang nilampasan si Mendez na hindi man lang siya dinipensahan. Naging dahilan tuloy ito upang hindi niya itira ang bola sa basket. Huminto nga ito at nagdilim ang paningin. Hinigpitan nga niya ang hawak sa bola at ibinato ito kay Ricky na hindi naman iyon na paghandaan. Sapul nga sa katawan si Mendez at agad na napaupo. Ang mga bata naglalaro nga ng madilim pang umagang iyon ay napatakbo palabas ng court. Tanging si Ricky at si Baron na lang ang natira roon. Bakit ka nagpaset ng game? Ni hindi mo man lang masambot ang pasa ko. Wika ni Baron na naasar sa aura ni Ricky ngayon. Ganito rin ang presensya nito dati kapag niyayaya niyang maglaro ito. Parang walang gana at parang walang pakialam. Ang iniisip tuloy niya ay kung bakit pa nagpasit ito ng laro mamayang hapon kung ganito lang naman pala ang iaasa nito sa loob ng court. Good luck mamaya. Akala ko pa naman eh game ready ka. Excited pa kami ni Martin dahil maglalaro ka. Kaso, diyan ka na nga. Parang mahihiya yata ako sa mga niyakag ko. Wika pa ni Baron na namulsa na lang habang papalabas ng court. Hindi na siya interesado sa anumang sasabihin ni Mendez. At nang makalayo siya ay napasuntok pa siya sa hangin dahil sa gigil. Gustong gusto na niyang pagmumurahin si Ricky kanina. Sadyang pinigilan lang niya ang kanyang sarili. Kung ganyan kamamaya sa laro natin ay mabuti pang huwag ka na maglaro. Wika pa ni Baron at napakalma nang makarinig siya ng pagtahol ng aso sa isang bahay na kanyang nilampasan. Pumunta na nga lang siya sa isang tindahan para bumili ng Yossi. Si Ricky naman ay tumayo na nga at napaseryoso dahil sa ginawa sa kanya ng Kuya Baron niya. Wala man lang siyang nasabi rito na kahit ano para depensahin ang kanyang sarili. Napapaisip nga siya kung bakit kabado siya gayong hindi naman siya ganito noong nagtry siya sa balugo ni Chess. Naglakad na nga siya at kinuha ang bola. Marahan niya itong pinatalbog at pagkatapos ay tumingin sa basket. Nasa 3-point area nga siya ng oras na yun at matapos niyang huminga ng malalim ay doon na siya tumalon. Pinakawalan niya ang bola mula sa kanyang mga palad at umarko na ito sa ere. Isang malakas sa kalampag ang nagpapikit sa kanya dahil nagmintis ang tres na iyon. Napatawa na nga lang siya sa kanyang sarili habang pumumpulso ng bitaw sa hangin. Tumakbo nga muli siya at tinampot ang bola. Sa pagkakataong ito ay sa loob naman ng 3 arc, siya gumawa ng jump shot. At kagaya nung nauna, nagmintis din ito na ikinangiti niya ng bahagya. Tama na siguro ito. Sabi niya na inilapag na sa gitna ng court ang bola. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa bahay nila. Alas 8 nga ang opening ng restaurant ni Andrea at sabi ng dalaga ay sa bahay raw ng mga ito siya pumunta para sabay sila ni na Andrea na pupunta sa bayan. Hindi pa niya nakikita ang itsura ng restaurant ito pero alam naman niyang maganda iyon dahil si Andrea may-ari. Habang naglilinis nga siya ng muka ay naalala naman niya ang magiging laro mamayang hapon dito sa Kanubing. May mga naisip na siya mga maglalaro
at ito ay kutob niya dahil kilala niya ang kanyang kuya Baron. Matapos nga niyang punasan ng muka ay napatingin siya sa kanyang ilang sapatos na naiwan dito sa kalapan. Hindi panlarong sapatos ang suot niya sa pagpunta rito, kaya nga napapunta siya sa kanyang mga lumang sapatos. Nakita pa nga niyang regalo sa kanya ni Sir Mover na hindi naman niya nagamit sa paglalaro. Napatingin din nga siya sa isang kulay itim na may pulang disenyo na sapatos. Malikabok ito ng bahagya kung pagmamasdan, at sa pagkakatanda niya ay ito ang unang sapatos na ginamit niya sa paglalaro sa season noon. Habang hawak nga niya ito ay marahan niya itong pinunasan gamit ang isang basahan. Pinagmasdan niya ito at maayos pa naman ito kahit may mga gasgas na sa pinakalabas nito. Kung hindi nga siya nagkakamali ay sa ukayan niya ito binili noon at may kasama siya noon sa pagbili nito. Lumipas ang ilang oras ng araw na iyon. May ilang minuto pa nga na nakachat niya si Kat at medyo may lagnat pa rin daw ito. Napaisip tuloy si Ricky kung ano ang kanyang ipapasalubong sa dalaga pagbalik sa Mansalay. Ready ka na ba mamaya kapag nagkausap kayo ng ex mo? Naitanong nga ng dalaga sa chat kay Ricky. Nang mabasa ito ng binata ay bahagya siyang napaseryoso, at nang itatype na niya ang kanyang reply ay parang may kung anong pumipigil sa kanyang sabihing handa na siya. Kasalukuyan na nga naghahanda si Ricky sa pagpunta sana kina Andre. Kaso may chat sa kanya ang kaibigan na siya ay pupuntahan na lang daw nito sa kanila. Parang nakakahiya nga yun para sa kanya. Kaso mas okay na nga rin naman daw iyon dahil libre siya sa pamasahe. Sinabi rin sa kanya nito na hindi na nito kasama si Andre dahil daw maaga itong nagpunta sa restaurant dito para magintindi. Naalala nga na Ricky bigla kahapon bago siya ihatid ng dalaga dito sa kanila ay makailang beses na itong may kausap sa phone na may kinalaman sa pagbubukas ng kanyang negosyo. Naalala pa nga niya na may chat ito sa kanya kaninang alas 12 ng gabi na ito ay pauwi pa lang. Tulog na nga lang siya kaya hindi na niya ito na-replyan. Habang nakatingin nga si Ricky sa salamin ay marahan niyang inayos ang suot niyang navy blue na polo shirt na may puti sa gilid. Nakashorts din siya ng black at sapatos. Marahan na rin niyang inayos ang pagkakasuot ng kanyang relo, at pagkatapos suklay ng buhok na may gel ay pasimple niyang initian ng kanyang sarili. Paglabas nga niya ng kanyang kwarto ay nakita niya ang kanyang nanay na kumakain ng imported na chocolate. Galing ito kay Andrea, at tanda niya kahapon na binigyan ito ng mamahaling bag ang kanyang nanay at relos naman sa kanyang tatay. Parang ayaw nga sana niyang ganoon ang mangyari, kaso ano ba raw magagawa niya, gayong para naman ito sa kanyang mga magulang. Nagkausap nga rin kahapon si Andrea at ang kanyang nanay na palagay niya ay tungkol sa mga nangyari noon. Hindi na niya inalam kung ano napag-usapan nila dahil labas na siya sa bagay na iyon. Ilang sandali pa nga ay may bumusina na sa tapat ng bahay nila at nakakita siya ng sasakyang kulay itim. Aalis na po ako, sabi ni Ricky sa kanyang nanay, nanginitian naman siya at sinabi mag-iingat. Kusa na nga bumukas ang pinto ng sasakyan ni Andre at agad na pumasok si Ricky. Puging-pugi ka pre ah, biro ka agad ni Andre na maingat na ibinaling pabalik ang kanyang sasakyan. Normal na pormahan ko ito ah, dati pa, sabi naman ni Ricky na tumingin sa kabila para makita kung may paparting na sasakyan. Normal pala yan, parang may date ka sa itsura mo eh. Natatawang wika ni Andre na minanihon na nga patungo sa poblasyon ang kanilang sinasakyan. Madaling araw pa lang umalis na kagad si ate. Busy na busy eh. Tinanghali kasi ako ng gising dahil madaling araw na kami nakauwi kagabi. Sabi pa ni Andre na humihikab pa habang nagmamaneho. Ilang araw na yata ang busy ang ate mo. Pansin ko na medyo parang kulang siya ng tulog dahil sa mata niya. Nasabi na nga lang ni Ricky at tumango naman si Andre. Sinabi nitong ilang araw na ito nagre-ready sa opening ng unang negosyo nito. Gusto nito na ismut ang maging kaganapan. At nabanggit nga rin ng kaibigan niya na sumingit lang ang dalaga ng oras kahapon para lang makipagluto raw siya. Nang masabi nga iyon ni Andre ay bigla siyang natigilan at napangiti ng pilit. Nadulas ako, nasambit ni Andre na nagpatay mali siya na lang sa nangyari. Si Ricky naman ay bahagyang nagulat ng marinig iyon. Napatingin nga siya sa kaibigan na sumipol na lamang. Okay lang, alam mo rin naman siguro po ang sitwasyon namin dalawa, at alam kong may ideya ka sa ginagawa ng ate mo sa akin. Nasabi ni Ricky na napatingin saglit sa labas. Pinagbasta niya ang mga nalalampasin nilang lugar at natahimik. Mahal ka pa rin ng ate pre. Siguro kung hindi namatay si mama noon ay baka kayo pa rin hanggang ngayon. Nasambit bigla ni Andre at si Ricky ay napalunok na lamang nang marinig iyon. Bumuntong hininga siya at pagkatapos ay nagsalita. Kaso, hindi ganun pre nangyari. Medyo nahihirapan din ako kung anong gagawin ko. Kasi naiisip kong baka ma-ult na naman ang nangyari sa kanya noon. Sabi naman niya ay hindi na raw ma-ult iyon. Pero nasa dibdib ko pa rin ang kaba. Hindi naman ako masamang tao para basta lang siya itaboy dahil nga sa bagay na iyon. Wika ni Ricky at mararamdaman ang pagbigat ng atmosfera sa loob ng sasakyan ng oras na iyon.
Wala ka na ba talaga nararamdaman para kay ate? Tanong ni Andre at sandaling katahimikan ang bumalat sa kanilang dalawa ng mga sandaling iyon. Hindi alam ni Rick kung anong isasagot sa kanyang kaibigan. Nabablangko siya at parang hindi niya kayang sabihin na wala na. Mamaya, mag-uusap kami ng ate mo. Baka after ng game. Kaya kung makikita mong malungkot siya pag uwi, ay bantayan o samahan mo siya pre. Lika na Ricky at napatingin siya sa malayo. May girlfriend na ako pre. Kung matatandaan mo yung kasama ko noon sa mansalay, nililigawan ko siya noon at sinagot na rin niya ako nitong nakaraan. Sasabihin ko sa ate mo na hindi na kami pwede dahil may girlfriend na ako. Lika na Ricky na napalunok sa pagsisimula ng kanyang pagsisinungaling. Sinimula na niya ito. Kaya hindi na siya pwede pang matras. Para ito sa kitatahimik niya at ni Andrea. Mas maganda nga pre na makausap mo siya ng ayos sa bagay na iyan. Huwag ka mag-alala pre, akong bahala kay ate. Dapat na rin sigurong malaman ni ate na kailangan na niyang mag-move on sa iyo dahil hindi nga yata talaga kayo para sa isa't isa. Wika ni Andre na may lungkot ang tono ng pananalita. Sa totoo lang kasi, nang malaman niyang gusto ng kanyang ate na maging okay sila ni Ricky, ay natuwa siya. Botong-boto kasi siya sa kanyang kaibigan para sa kanyang kapatid dahil alam niyang mabuti itong lalaki. Ngunit sa mga narinig niya mula sa kaibigan ay tila hindi na nga yata magkakaroon ng comeback ang dalawa. Sinabi pa naman daw ni Andre na tutulungan niya ang kanyang ate para sa kaibigan niya. Subalit kung ganitong may girlfriend na ito ay parang hindi na yata niya magagawa pa ang pagtulong na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas at wala nang pag-uusap na ginawa ang dalawa. Si Ricky naman ay makikita sa mga mata ang lungkot na hindi niya napigilan. Bakit daw niya nararamdaman ito? Parang gusto niyang bawiin ang sinabi niya kay Andre kaso kung gagawin niya yun ay hindi niya mapapanindigan ang kanyang mga plano. Isa pa, naisip din niya si Kat. Iniisip niya na okay ang babaeng iyon. Hindi man daw iyon si Andrea, ay alam niya magiging maayos silang dalawa kung sakali mang totohanan niya ang kanilang pagpapanggap. Habang papalapit nga ng papalapit sila sa kanilang destinasyon, ay parang lumalakas ng lumalakas ang kabog sa dibdib ni Ricky na hindi niya may paliwanag. Hindi ba ikaw nagsabi sa akin nakalimutan kita? Na maghanap ako ng iba? Tapos ngayon, sasabihin mo na bumalik ka para sa akin. Hindi kita maintindihan, Andrea. Wika na lang ni Ricky sarili na pinilit na muna maging kalmado dahil nga huminto na sasakyan nila sa munting parking area ng restaurant na Korean ang team. May mga tao na nga sa harapan at mukhang sisimula na ang pagbubukas na sasabayan ng pag-blessing ng isang pare. Tayo na pre, mukhang mag-i-start na. Sabi ni Andre na agad na bumaba habang si Ricky naman ay marahang pinantay ang kanyang suot at nagpunta na nga rin siya sa harapan ng restaurant ng kanyang dating girlfriend. Naisip niyang kailangan pa rin niya itong suportahan sa ganitong bagay at sa paglapit nila kay Andrea ay tila bumagal ang galaw ng paligid sa mga mata ni Ricky. Ito ay nang mapatingin siya kay Andrea na nakasuot ng cream white na sleeveless sa itaas at nakatuck in ito sa suot nitong white na A-line skirt na may blue floral designs. May hawak din itong puting handbag para itong isang artista dahil sa ayos ng buhok nito na medyo bouncy at makikita rin na parang ang tangka nito sa suot nitong heels. Nang umihip nga ang mahinang hangin ay nagalaw ang buhok nito at eksakto itong napatingin sa kanilang dalawa ni Andre. Numiti si Andrea nang makita sila at makikita ang makintab itong labi dahil sa pinkish red na lipstick. Sa paglapit ni Ricky ay naroon din palang ilang kaibigan ni Andrea noong college at nabigla sila sa paglitaw ni Mendez. Marahan nga sila napangiti dahil baka raw sa'yo na ito para magkabalikan ang dalawa. Mag-i-start na ba ate? Medyo traffic. Sabi ni Andre nang ngiting-ngiti sa kanyang ate at medyo nahiya siya nang makita ang mga taong nasa gilid nila. Karamihan dito ay kakilala ng kanilang family at kamag-anak. Nag-hi na nga lang siya sa mga ito habang si Ricky naman ay napalunok na lang dahil nakita na niya ng malapitan ang dalaga. Ricky, okay ka lang ba? Tanong nga bigla ni Andrea nang makita si Ricky na nakatingin lang sa kanya. Sa isip-isip naman ng dalaga ay alam na niya kung bakit. Ako pa rin ito, si Andrea. Siyempre, Korean team itong resto ko kaya medyo Korean style ang dating ako ngayon. Nangingiting wika ni Andrea at si Ricky ay medyo natawa na lang sa kanyang sarili. Napansin nga rin ni Andre ang pagkatulala ng kanyang kaibigan at may isang bagay kaagad ang pumasok sa isip niya ng dahil doon. Sabi ko nga, wika na lang ni Ricky na pakiramdam niya ay nanlilit siya dahil sa dalaga. Parang hindi niya lubos maisip na ito na ang kanyang dating girlfriend doon na dati okay na sa simpleng pulbos at simpleng damit kapag sila ay nagde-date. Umatras nga si Ricky at marahang lumayo. Bago nga magsimula ang pagbubukas ay napaseryoso pa siya nang may isang lalaking formado ang biglapan dumating at lumapit kay Andrea. Artistahin din ang datingan ito sa suot na formal dress at bumeso pa ito sa dalaga na para bang close ito.
Pagkatapos din noon ay masaya nag-usap ng kaunti ang dalawa na biglang ikinaseryoso ng binata nang hindi inaasahan. Siya nga pala pre si Chase Tua, isa siyang businessman dito sa Calapan at sa Batangas. Siya rin ang may-ari ng pwestong ito dahil lumuo pa si ate para sa kanyang resto na ito. Manliligaw nga rin pala ni ate yan at minsan ay dumadalaw yan sa bahay kapag gabi. Mahinang sabi ni Andre nang mapansin ang pagbabago sa dating ng kanyang kaibigan dahil sa nakita. Kaibigan ni Papa ang kanyang parents at sa pagkakaalam ko, gusto ni Papa na makilala ni ate ng mabuti ang lalaking iyan. Dagdag pa nga ni Andre at doon na mas lalong nagulat si Ricky.